Okay, tapos na tayo sa diagonals. So, meaning, tapos na tayo for the day. Bukas naman, huwag natin sagarin kasi marami pang araw. I-ano muna, nanamnamin ko muna yung mga ngayon, no? Kasi, mahirap eh, pagka sunod-sunod, wala na tayong matatandaan. So, at least, yung kahapon may natatandaan ako. Ngayon, dapat magdahan-dahan. Since Wednesday pa lang naman. So, magdahan-dahan tayo dapat. Well, kaya sabi ko, diagonals, no? Isa yan sa mga problem sa geometry or solid mensuration. Yung mga diagonals na yan. Well, matatandaan natin na importante rin yung diagram, yung drawing. Kaya nga minsan, tagilid ako dahil hindi ako marunong mag-drawing ng maayos eh. Kumbaga sa physics, free-body diagram. So, kung makikita natin yung diagonal ng square, yung diagonal ng square is nakuha sa ano, sa Pythagorean theorem na pag yung nagpass ka ng line sa isang square, so d squared na yon. So, yung d nun is equal to square root of 2 times yung side. Kasi given na yung 2 sides ng square eh. So, by the looks of it, yung diagonal ng square is 2 times square root of 2 times yung side ng triangle. So, parang ang basis nun is Pythagorean theorem din. Pero, yung sa diagonal ng rectangle, yun yung talagang Pythagorean theorem. Kita naman eh, pag drawing mo, pag nagpass ka ng line sa isang rectangle, diagonal line, and then i-extend mo yung line niya, makakabuo ka na ng right triangle. Which is yung broken line na ginawa mo would serve as the altitude. O yung height ng triangle, yung patay yung ganyan. So, right triangle formation na yung magagawa mo sa diagonal ng rectangle. Kaya pala, diagonal. Kasi yung hahanapin mo doon is yung hypotenuse. Yung diagonal would serve as the hypotenuse nung right triangle na nabuo out of the diagonal ng rectangle. So, yun pala yung pinaka-basic nun. Kailangan marunong ka rin umatake pag-given yung diagonals. So, halimbawa, ang given yung area, given yung diagonal, ano yung area, di ba? So, yun, ititest natin ngayon. Teka lang, kung ang ball pen. Ayun, na-transform ko na. Yung area is equal to diagonal over square root of 2. I-divide mo lang ng yung square root of 2 sa square root of 2 para mag-cancel yung sa right side. And then, kung ano yung matira, yun yung hinahanap mo. So, area nung side yan, hindi A. Side pala, side. Mali, sorry, kaya lang. Ayun. Kasi, kaya square root of 2 kasi, given na yung dalawang side ng square eh. Kasi yung sa special triangles nga, di ba, meron tayong 1, 1, square root of 2. So, kasi pag nakabuo ka ng diagonals, para ka na rin bumubuo ng triangles. So, siguro dun ako ngayon. I-research ko pa rin. Hindi pa tapos. So, yun muna.
So again, I'm going to be back for another videos, but definitely summary na nung mga natutunan ko ngayon.